Honorable Engineer Fatma Giabar. Palakpakan po natin dyan. Maraming salamat din po sa ating napakagandang MC ngayong hapon na ito. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir Rahmanir Rahim. Isang mapayapang hapon po sa ating lahat. Assalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. Ang aking paggalang at pagrespeto sa ating mga leaders na nandito ngayon, sa ating mga senators candidates. Ma'am, sir, kay Governor Toto Mangrodato, Mayor Salik Mama Sabulod, sa kanyang napakagandang anak na nandito rin po, Vice Mayor Mama Sabulod, si Madam Sharifa Mangrodato, Dato King Mangrodato, Sir Dong Mangrodato at sampu ng kanilang mga kasamahan, isang mapayapang umaga po o hapon po sa ating lahat. Unang-una po sa lahat, bilang isang nag-iisang bangsamorong babae dito sa bayan ng Kabakan. Isang karangalan po dahil ang isang Isko Moreno ay hindi pinabayaan ang Kabakenyos. Talagang binigyan niya po ng oras upang makita tayong lahat dito sa bayan ng Kabakan. Mayor Isko, ikaw po ang magiging inspirasyon namin ng mga kabataan. Inspirasyon ng mga kabataan na mangarap at magtapos ng aming pag-aaral. Dahil ikaw po ang tinitingala namin na mga kabataan, dahil hindi po dahilan ang kahirapan upang hindi maging matagumpay sa ating pamumuhay. Mayor Isko, ikaw din po ang magiging pag-asa namin dito sa bayan ng Kabakan. Hindi lamang dito sa bayan ng Kabakan, kundi sa buong bansa ng Pilipinas. Kami dito sa bayan ng Kabakan, Muslim, Kristiyano at Lumad ay nagkakaisa. Ang iniiling ko lamang po sa lahat ng mga dumalo ngayon, tulungan po natin si President Isko Moreno sa kanyang paglalakbay. Tulungan po natin siya sa pamamagitan ng ating mga dasal dahil walang imposible sa Panginoon, walang imposible kanukadinan. Inshallah na makwaman ni President Isko Moreno ikahandanin dito sa bansa ng Pilipinas. Inshallah. Hindi ko na po patatagalin ang aking pananalita po dito sa inyong harapan. Isang mapayapang hapon po sa inyong lahat. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi taala wa barakatuh. A round of applause, please. Please, wala bang palapakan dyan? Oo, medyo gikapoy na. Anyway, excited ta nga madungog. Ang sunod nga may istorya, siya ay dating mambabatas sa Autonomous Region of Muslim Mindanao o ARM at naging miyembro ng Bangsamoro Transition Commission na pumalangkas ng Bangsamoro Basic Law para sa pagsusulong at pagtatanggol sa karapatan ng mga kababaihan, kabataan at mga kapatid na Muslim sa Senado, ang kandidato ng Aksyon Demokratiko sa pagkasenador. Let us all welcome a round of applause, Samira Guto! Sama-sama tayo kay Samira. Sama-sama tayo kay Samira. Sama-sama. Thank you, ma'ams. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My respects to my dear hosts, our dear hosts here since day one. Nagprepara sila dito sa Maguindanao, Central Mindanao, King, through our Governor, Sir Toto Mangrodato, First Lady, Ma'am Governor, Inshallah, Sharifa Aquila, Congressman Dong Mangrodato, of course, Sir Ama in the campaign, Sir Habib, here, si Brother Mansur Ibrahim, our Ama in the barn, anak niya po, si Habib Giabar, Madania Giabar, si Farouk Giabar, Municipal Council Engineer on behalf of Aksyon Demokratiko, kami mga senatoriables, Jopet Sison, si Educator Carl Balita, former DARS Secretary John Castriciones, and our Presidentiable, C.
si Isko Moreno, we pay tribute to all our hosts here, Fahad, Farouk, thank you very much. Mabuhay kayo. Alhamdulillah. Nabi Muhammad, through the Holy Quran, reminded, I will not change your condition unless you change it yourself. Kinakailangan umanisa bawat isa sa atin, e Khalifa, steward, North Cotabato is known to be an agricultural expanse. We are producer. Sadly, as our Mayor Isko has adamantly, palagang pinaglalaban niya po bilang isang nagpalay sa bataan. Uway, kyaw kita niyan. Kinababu sidecar, kyaw kita niyan pan. So mga agrikultur farming, ginans ka niyan, a kyaw kita niyan so kargun, may lenyo suliman niyan, piyang apapalian pan, lalo sa giya campaign. So giya agin din now North Cot, nakikita po natin gaano ka-importante yung production, agrikultura, pagbigay puwang sa ating mga roads, small to farm market roads. Antunay galba kami, ang mga senador, ano ang aming role? Did you know po, Singapore is smaller than Mindanao, but is now top 10 as one of the richest countries of the world. Pitero ka na Singapore, sabab sa isa at kulturiran, a kinakailangan tanong si sa Pilipinas. They are crisis prepared. Si Isko is crisis prepared, war prepared, hazard prepared. Why? Pinakain niya ang almost 700,000 monthly Manileño, di Manileño, Muslim, Christian, botante, di botante. Kung kaya niyang pakainin ng Manila, kaya niyang pakainin ng North Cotabato, Pilipinas, Isko Moreno, Tumagoso. So sad ka niyan sa mga senior citizen na limagatos na hindi mapapatawaran. He allocated for the youth and the senior citizen. Ginani toos, ginani symbol, aad na leader, aso makaliw, aso lokas. Nag-awarin niyan, hindi siya takot lumabas sa bahay niya. Dahil may seguridad, may content maintenance sa 500 na monthly. Ginan in leadership, ha, inipikilay at kahubilan na mayo. Di akalak yan, hindi natakot pumasok, tumindig sa COVID ward. Ang kanyang opisina agang naging bahay niya para hindi magkasakit ang pamilya niya. 2 years in the pandemic, and he was top-notcher in the most business-friendly city of the Philippines. Mabuhay! Isko Moreno Dumagoso, next President of the Republic of the Philippines. Sa kami, ang mga watak iyo, Governor Toto, instrumento ako niyo, UBJP, bilang kaunaan, bilang tribal advocate, bilang disaster survivor ng Marawi siege. Tinindigan na kanu-ano sa funeral parlor, milibong piya-piya, suda milibong. Tinindigan tayo sa COVID ward, katanguan sa bangala, suda bangala yan, a doctor nurse. Sa kami, ang mga bagi, ikasasakitan, basta aga ayuda. Kami ang nasasaktan, nawawalan. Muntik na kami mawalan ng bait sa Marawi siege. Walang maintenance sa mental health. Kaya ginaniugo pa kanu-ano, a instrumento ako nyo, inshallah. Pero, o di ako makagagag, hindi nyo, hindi ko akalain po, Governor Congressman Dong, that I cannot win this election ever sakali. But if I cannot do it, please support Isko Moreno Tumagoso, win! 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 This national election, di tanong kagagag Mindanao, 6 million votes. Di kagagag, ay inundya na ang Kiki Samar, Manila, 1 million votes. Hindi natin kakayanin. Dito mo ang ututano, Governor Toto. I appeal to you, Facebook Live. Kapapenyos, Mindanaoans, Pangsamora, Facebook, worldwide. Bagay ka sa salad, unlimited ang load. Unlimited ang load, tigilay nyo rin sa one-page graphics ang iyong papasabi ng hospital, etc. May resibo, may ebidensya. No need for an attorney, niya ilay. Dua ragun book, niya pasabi sa saklo ragun, a roadmap yan. Giapagalyakan, Jopet, ipaglaban mo at legal aid, libre, for 20 years. Jopet, season, senador! Jopet,
Regional na kagupan niya. Napaka-graduate sa CDRC Carl Polita Review Center. 1 million nurses, criminologists, pharmacists, Senator Carl Polita. Experienciado sa Duterte administration. Kalinga sa ating mga tao walang lupain. Hindi ko maintindihan. Ang Pilipinas ay lupa at tubig, karamihan ay wala at tubig. Walang malinis na tubig na mainom at kalupain na titulo. Siya po ang magagarantiya ng lupain, Secretary John Castriciones. Ugupin niyo rakan. Samira Gutok na tutok, 32 ang waistline, although tumaba na po. Sana po maalala niyo, aksyon bilis kilo sa pandemya because the pandemic will not go away after May. Inshallah, walhamdulillah, takbir, 32, inshallah, sinadurio Samira Gutok. Wala bang palakpakan dyan? Oy, murang kikaboy na yun. Anyway, ang susunod po natin na mapapakinggan, former Secretary... Round up! Anyway, hindi po tayo patitinag sa brown up! Ang susunod po natin na mapapakinggan, former Secretary of Department of Agrarian Reform, isang lawyer at profesor na namigay na po na lupa... Okay, ayun! Usbo na ito ha, kay murag sakit naman akong todonlan. Anyway, murag takot, cukup tip, anima. Char joke lang. Anyway, ang susunod po natin na mapapakinggan, former Secretary of Department of Agrarian Reform, lawyer and professor, na bigay na po ng lupa sa buong Pilipinas at dito sa North Cotabato. Palakpakan po natin at isang malakas na hiwawan. Welcome po natin, Sir John Castriciones! Woo! Woo! Wala ba? Maraming salamat po. Assalamualaikum. Hello! Hi! Okay, maraming salamat po. Kanina nag-brown out, nakala ko ayaw akong pagsalitain. Unang-una, nagpapasalamat po kami ng buong team, ng ISCO, na kayong hapon na ito ay nandito po kayo at talagang binigyan mo kami ng pagkakataon para makapagsalita at masabi po ang plataforma ng ating pong susunod na Presidente ng Pilipinas, Mayor ISCO Moreno. Okay, pagpapakilala lang po ako. Pasensya na po. Unang-una, babatiin ko muna pala si Governor Toto, Bongdong, si Ma'am Sharifa, ang ating pong aspiring mayor Farouk Gebar, ang Gebar family at lahat po ng ating pong mga kandidato at mga opisyales dito po sa ating pagtitipon ngayong hapon na ito. Gusto ko lang po magpakilala sa inyo. Ako po yung dating secretary ng Department of Agrarian Reform. Ang pangalan ko po ay Attorney John Castriciones. Napakahaba po ng pangalan ko kaya kuminsan nabubulol pinapronounce yung aking apelido. Di bale, tandaan nyo na lang po, ako po si Attorney John number 13 sa balota sa pagka-senador at sumusuporta sa kandidatura ng ating pong susunod na presidente, si Mayor ISCO Moreno. Ako po... Palakpakan po tayo!